Nagawa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 in tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga gida. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na ikakabit ng mga daanan at tulay. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat, lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maaabutan ng serbisyong ito. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo naming bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko rin ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metro Bank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van na may kumpletong pasilidad, kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina, sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat. Alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa.